Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. Hi guys, welcome to my channel, Solamni Family Vlogs. Ngayon pupunta kami ng sa pinsan ng asawa ko, sa lolo pala nila. Sa lolo ng sa bahay ng lolo nila, pero nakatira doon yung kapatid ng FIL ko. So pupunta kami ngayon doon. Kasi nga dito namatay kasi yung lolo nila, so kailangan kasi namin araw-araw guys sa dalawang linggo palagi doon kami. Doon kami sa kanila. So doon kami kakain, doon babalik lang kami dito pagtapos na. So bawal kasi kami dito guys magluto sa aming bahay. So doon kami mostly araw-araw busy ganun. So since na nandito lang kami sa village, malapit lang dito mga 5 minutes lang pala. Mga more than 5 minutes lang, lapit lang, ilang ano lang. So pupunta kami doon, makikita din niyo yung bahay, mga bahay dito talaga sa village. Talagang parang nasa probinsya lang ng Pilipinas. So makikita niyo kung huwag kayong magtataka, huwag kayong siguro iisipin niyo na talaga mahirap pag nandito ka sa village. Kahit yung mga bahay nila kasi guys, ano pa yun ng mga gobyerno, mga sinauna pa na ang bigay ng gobyerno. Yung gobyerno nagpatayo ng yung mga pabahay noon sa mga lolo-lolo nila. So sila yung doon kasi guys, kaya yung mga bahay halos medyo pare-parehas ulo simento, pero siyempre mga luma na. Yan yung ano, patayo nung gobyerno dati noon. So makikita nyo talaga mga luma na, yung iba na may mga pera, so nakakapag-renovate na sila, nakakapagpatayo na ng panibagong bahay, bagong bahay. Yung iba talagang hinahayaan lang nila, yun na yun. Doon na sila lumaki, doon na nag-apo, doon na lahat-lahat. So, hanggang ngayon, tinitirahan pa. So, hindi nila nire-renovate. So, kaya makikita nyo guys, talagang makikita mo sa labas sa, dito sa aming village. Makikita nyo yung mga bahay. Panoorin nyo guys. Tsaka kung paano din kami kakain sa lapag madami, lalo pag madami kayo. Ilang pamilya kasi yon, kasi mga tiyohin, mga anak, mga pinsan ng asawa ko, yung mga anak-anak din nila, kaya mga siguro mga second, third kasi na nang ninaari sa tsaka araw. So guys, makikita nyo guys yung aming munting simpleng pamumuhay dito sa probinsya, sa village dito sa India. Typical talagang parang probinsya na ganun. Yung pamumuhay parang typical na probinsyana. Yun. Kasi kahit dito guys, hindi sila mahilig yung magkano ng upuan sa loob. Pakikita mo walang mga sofa. Oo, may TV. Kahit yung mga lamesa, wala. Karamihan dito sa amin. Walang lamesa. Walang table talaga. Talagang salapag talaga kain. Pero pag sila naman, may mga plate naman sila. Kaya pag madami talaga guys, gumagamit talaga ng dahon ng saging. So guys, please watch ang aming simpleng buhay dito at kung paano din namin yung gawin. Kung halimbawa namatay kasing lolo nila, kung sa araw-araw ganun nagagamit namin sa mahigit ng dalawang linggo. Yun. Kasi nasa kultura kasi nila guys. Kultura nila yan. So hindi natin pwedeng baguhin. So guys, please watch. Hope you enjoy watching. At sana magustuhan nyo yung buhay dito sa village. Thank you guys. Keep on watching.
a very good one, a very good one. Dito kami guys sa bahay ng lolo ng asawa ko. I see the adira de. Dito kasi kami guys, dapat mag-stay kami ng 16 days. Dito kami nagluluto. Hindi kami pwede magluto sa bahay. So, dito talaga. Dito talaga. Mga 5 minutes away lang sa bahay namin. Kaya dito kami for more than 2 weeks. Dito talaga lahat magluto, kakain. Bawal sa bahay magluto guys. What are you doing, Arise? Ang init. Yeah, ito yung mga bahay dito sa village. Parang sa Pinas lang kami. Nasa probinsya ba? Ayan, ganyan. Mga bahay. Actually, pag ganito lang, ito kasi ginawa lang kasi pag last day. Ayun, madaming tao. Kain. Magluluto ng napakarami. Arab! Ini baru
Are. Ini Terima kasih.